ng mga ito. Mapipigilan sa celebration ng Kapaskuhan dito sa bansa na pinakamatagal ang Pasko. Ang tagal? Aga magsimula, ang tagal matapos. 4 months! Yes. September 1! Actually, 5 months hanggang 3 kings. Oh, hanggang 3 kings. Pero malaking problema yun, ha? Oh. Kasi sa sobrang tagal, nadadaanan yung Halloween. Papalitan mo muna ng oras, eh. Di ba? Pero si Santa mapapatungan ng, ano, ng bungo. Oh. Kasi Halloween. Mga 2 araw na Halloween. Hindi, ginagawa nila yung Christmas tree, sinasabitan na lang ng puso para hanggang Valentine's Day. Correct. Oo, maraming ganyan. Kasi ang hirap magtayo ng Christmas tree, ha? It's very time-consuming, correct? Oh, ang hirap din magbaba. Ang mahirap rin magbaba. So, susulitin mo na talaga. Mm-hmm. Pero ang mga Christmas tree all year round, eh. Hindi na tinatanggal. Tinatanggal na lang yung ornaments. Saka yung ulam mo nung ano, yung handa mo nung December 25, iinit mo na lang sa January 1. Okay, yung iba naman, yung nanay ko naman, ayaw naman na iniinit lang. Halimbawa, nagsimula tayo sa adobo, kinabukasan ipiprito, tapos kinabukasan gagawin ng sisig, tapos ilalagay na sa lumpiang Shanghai. Lechon! Di ba yung lechon? Lechon muna yan. The next day, pagkakasiyo na. Tapos yung puto-puto, gagawin sinigang. Yes! At of course, mahiwagang fruitcake. Oh, yes. Na walang expiration date. Meron po bang nagre-regalo ng fruitcake? Wala. Meron. Yung mga kapal na mukha. Yung mga kapal na mukha. Sadly, po konti na lang nagbibigay ng fruitcake. Mahal maggawa ng fruitcake. Ano bang sadly? I'm very happy wala nang nagre-regalo ng fruitcake. Hindi, ako naman, hinahanap mo eh. Hinahanap ko. Nung bata ako, tumikim ako niyan. Tapos after 5 minutes, lasing na ako. Ayaw. Ano may alak ng fruitcake? Ako nung bata ako, na-uumay kasi ang dami nga nagre-regalo. So, pakonti ng pakonti. Hanggang nung nawala, bigla sabi mo, parang ano yung Pasko na walang fruitcake? So, doon ko hinahanap. Sa akin, hindi ko nagustuhan yung fruitcake kasi nga ang nakalagay na alak, gin bulan. Shopping sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ngayon lang halos nakakabawi dala ng pandemya, di ba? At kahit butas na ang bulsa, eh ang katwiran minsan ay minsan lang naman ito sa isang taon. Eh di wow. Ang commercialismo sa Pasko, bakit patuloy na niniyakap ng mga Pinoy? Panoorin natin 'to. Pagbibigayan daw ang Pasko, isang malaking selebrasyon o salo-salo ng bawat pamilya. Kaya ang mga Pinoy, handang-handa ng lusubin ang mga palengke, supermarket, pilihan ng mga damit, laruan, mga customized items at kung ano-ano pang merong sale o buy one, take one. Ito'y kahit may ilang hirap sa araw-araw na gastusin. Alam namin mataas ang bill ng kahit kuryente, tubig. But yung spirit ng Christmas is to give. Mas maganda na nagbibigay tayo kahit alam nating mahal. Pang spaghetti, tsaka pang dessert lang. Kasi nakasanayan na natin mga Pinoy na kahit may isang putahe tayo o 2 putahe sa pagkainan. Para makatipid ngayon, lalo na ngayon kasi medyo matataas yung mga presyo ng mga bilihin, pang Noche Buena. Aminado ang presidente ng samahan ng mga supermarket na si Steven Kua sa taas babang presyo ng mga pang Noche Buena. Kaya nga ang solusyon daw dito ng mga negosyante. For this particular Christmas, we didn't carry queso de bola and jamon. Not yet. Kakunti lang. Yes, because number one, ang mga suppliers are also tight, no? Financially. Order lang kami kapag may umorder sa amin. Let's say may kumpanya umorder para sa empleyado nila, 70, you know, pieces of balls of ham. Then, saan kami order? Kumbaga, parang made to order. Ang pangkaraniwang senaryong ito ang kinalulungkot ni Father Francis Lucas ng Catholic Bishop of the Philippines. Taon-taon, nagiging commercial na ang bawat Pasko. Parang lahat ay obligadong magregalo, mamini na mapanghanda, kahit pa walang-wala nang ilalabas ang bulsa. Ang mga bata nga daw,
mas kilala pa si Santa Claus imbes na pagtuunan ng pagsilang ni Jesucristo na tunay na diwa ng Kapaskuhan. Ang Pasko ay Paskong pangpamilya. Itong isang mag-anak yang binibigyan pansin ng Pasko. At sa gitna ng lahat ng ito, yung pasasalamat at kasiyahan, yung happiness and joy. Hindi yung kailangan may bago kong damit, kahit nga wala kang bagong damit. Pampabongga mo lang yan, bonggisyos ka masyado. Kaya kailangan lang doon na yung you create happiness in the family. Yan daw kasi ang ugali ng ilang Pinoy. Kaya hindi na nila napapansin ang mananamantalang kapitalista kapag Pasko. Hindi po maiwasan yung may nananamantala po. Pag lalo na in demand po yung items, ano na, trending na may mga nagtataas ng presyo lalo na pag iilan lang ang merong stocks. Kaya pa ba natin baguhin ang gayong nakasanayan? O sumunod na lang sa Agos na dala ng maluhong Kapaskuhan? Timbangin nga natin ang issue ng komersyalismo sa Pasko dito lang sa TikToks. Commercialismo. Hindi, alam mo yung ano, ito yung okay naman yung nagbibigay ng regalo. Sabi nila, ang Pasko ay para sa bata. Correct. Pero alam mo yung lumalaki ka na ang inaasahan mo at ang pakahulugan mo sa Pasko ay material na bagay. Yung Pasko, in-associate na talaga sa mga bilibili. Yeah. Bilibili. Hindi na naman to sa regalo, kundi yung pag nagpunta ka, kita mo, diba si Santa, may mga merchandise na rin siya, nabibilin mo. Ang Pasko nagawa nila para kumita, no, yung mga business, no? Doon maglalabas ng hamon. Actually, ang Christmas is ano, equivalent to gastos. Yeah. Believe it or not, marami kang bonus, marami kang nakuhang extra money, pero ang laki rin naman ang linalabas mo. I mean, iilan lang talaga dyan yung bonus nila, ang natatabi nila para ano, i-save. Right. More often than not, talagang napupunta yan sa pagbili ng mga regalo, pag ano, ng Noche Buena, di ba? Pero ito ha, meron akong na-cover dati, pantapos na lang. May na-cover ako dati, isang pamilya, siyam sila. Ang kanilang Noche Buena ay dalawang latang sardinas. Mm. Oh my God. At talagang halos dadalawang subo lang sila. Mm. Yun naman ang tinulungan namin. So all I'm saying is, ang totoong diwa ng Pasko ay yung pagsasama-sama kahit anuman ang nakahain dyan sa kapagkainan. Yes. Di ba? Bigyan mo lang ng konting yakap at halik siguro. Ako, wala ka talagang pera. Wala ka mabibigay. Eh, talagang marami talaga ang naghihirap. Nagiging materialistic. Nakita ko yan sa ilang eskwelahan. Bakit pinapayagan na kailangan lahat ng classmate bigyan ng regalo? Ayun. Nape-pressure tuloy yung mga magulang na wala masyadong pera na kailangan bigyan ng regalo lahat. Mm-hmm. Sa St. Teresa's, where I went to school, bawal yan. Correct. I also grew up in a school na bawal, if ever, exchange gift. So, dapat isa lang. Tsaka, usually, yung monito-monita. Oh. Di ba yung laro na yon? May baby-baby yes. mother, may yung ano, mommy-baby. So, yun na lang yung pinaka Christmas celebration namin na kailangan ng regalo. Sa amin sa Ateneo, ang training sa amin, nung nag-aaral ako, merong malaking box sa harap ng classroom. Tapos every week, magdadala kami ng gifts. But not for us. Hindi pang exchange gifts. For the less fortunate. So yun yung training namin. Every Christmas season, parati kaming may dala every week. Para sa mga mahihirap. Yes. Hindi pa rin yung training sa amin. Yun ang maganda. Dumako ko naman tayo sa pampublikong eskwela. 785 lang ang tuition. Ang mahalaga, natatandaan ko pa, kailangan bago ang damit namin. May Christmas party, ang eskwelahan mo yung classroom, nakukonvert yan sa dance floor. Itatabi yung mga upuan para maging square. Tapos, may naatoka kayong parang ano, yung dadalhin yung pagkain. Yes. Potluck. Tapos, may ano, may exchange gift kami, pero may price ceiling. Ano yung mga nireregalo mo dati? Yung ano, walang kamatayang photo album. Mura lang yun eh, sa palengke, mura lang ang photo mags, album. Mags. Picture frame. Mags! Parang awa nyo na, please, wag na kayong magbibigay sa akin ng mags. Bumili na lang kayo ng K-Magic Beauty Essentials. Yes. Sa Mercury Drugstore. Isang sabon. Okay na ako doon. Baka-intrusion pa. Baka-intrusion pa. Pero kasi, di ba pag commercialismo, sinasabi, taon-taon, malalaman mo may pera yung mga Pilipino kasi punong-puno yung mga malls. Yes. Mga chandi sa Green Hills, diba? Nagpapa-aircon lang yun. Hindi, nagsha-shopping sila. Pasok ng December, doon rin nire-release yung 13th month pay. At saka mo bonus, o, diba? Tapos kung meron mga ibang bonus, doon rin linalabas. Tapos ang Pilipino, very ano nga, na basta nakatanggap na ng pera, ayun na, gagastusin na para sa pamilya. Kami kasi mga LGBT, kasi since wala naman kaming, usually wala kaming family. Kami
usually yung taya, halimbawa pag Noche Buena, tapos syempre lahat ng pamangkin, di ba? Yun yung talagang nilalapitan kasi alam nila na maraming pera. Kasi single, walang pamilya. Yun naman ang blessing ng LGBT community. Pero ako, nung bata ako, nung sinasabi ni Kuya Alex, yung di ba yung mga regalo, munito-munita. Dahil wala rin naman akong pambili ng ano, hindi rin naman ako binibigyan ng extra. Ang ginagawa ko, tinitweet ko siya, nire-recycle ko yung mga ano. Regalo. Ay, wag regaluhan ito yung pinibigay din. Ang maganda, nung bata ako yun. Nung bata ako yun. Lahat ba dito nag-recycle na regalo? Of course. Oh, raise your hand. You know, that is so... Hindi ka nag-recycle ever. That is so hypocrite of people if they say they recycle. Hindi ako nag-recycle, ginagamit ko muna. Ano sabi mo, Alex? Ginagamit ko muna sa akong regalo. And that's not recycling. No, that's not recycling. That's pre-owned. Our next topic. Ayan, saya nito. Obligado ba talaga tayong bigyan ng regalo ang ating mga inaanak taon-taon? Ayan. Nako. Tuwing Pasko, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng... TikTok! Na pinakahihintay ng mga bata. Yung iba nga, literal na nag-iiwan ng medyas sa labas ng bahay dahil dadaan na daw si Santa Claus. Ay, bukod dyan, ready na silang i-raid ang bahay nila, Ninong at Ninang. Kaso may mga eksenang taguan. Bakit kaya? Walang pangregalo o walang cash? Obligasyon ba talaga ng mga Ninong at Ninang na bigyan taon-taon ang mga inaanak? Yan ang pag-uusapan namin ngayon dito sa TikToks. Kaya let's go! Panoorin nyo to! Panoorin nyo to! Finding Ninong at Ninang na naman ngayong kapaskuhan si inaanak. At sa social media, patok na patok ang mga memes ng mga namamaskong inaanak. At may kakatuwang style ng pagbibigay ng aginaldo. Cut. 20 pesos! Congratulations! Pero sa seryosong usapan, obligado ba talaga tayong magbigay taon-taon sa inaanak? Christmas is for children like me and we want gifts. Gusto ko po, tuwing Pasko ay makakatanggap ako ng regalo kala Ninong at Ninang. Sa isang taon, dalawang beses lang ako nakakatanggap ng regalo. Tuwing birthday ko at ngayong Pasko. Mas maganda sana yung pusang loob. Pero if you can, as much as possible, mas maganda magbigay kasi yung mga inaanak natin na mga bata, nag-expect sila. Pwede naman hindi ka magbigay yung may kaya, pero yung mahirap, bigyan naman. Yun lang talaga ang kaligayahan nila. Merry Christmas, Nina. At dahil sa Nina nga ang mga inaanak, na tuwing Pasko ay automatic na may matatanggap kay Ninong at Ninang, todo effort naman sila sa paghahanda ng ireregalo at pagtatago ng bagong pera. Ang intindi lang ng mga bata is gift, something, not spiritual, not ano. Ang pagbibigay ng regalo tuwing Pasko ay hindi obligasyon ng Ninong at Ninang. Ayon sa isang homily, inihayag ni Cardinal Luis Antonio Tagle na ang tungkulin ng mga Ninong at Ninang ay ang pagiging katuwang sa pagpapalaki ng mga bata bilang mabuting Kristiyano at mamamayang Pilipino. Responsibilidad nilang gabayan at maging mabuting ehemplo sa mga inaanak kahit walang iabot na aginaldo. At ang paalala niya, huwag gawing batayan ang mga pakimkim na ibinibigay tuwing kapaskuhan. Magbibigay ba ako o hindi ng aginaldo? Ay, i-unbox na natin yan ng ganyang chikahan at opinyon dito sa TikTok! Unbox na natin ang usapan. Alam mo, mahal na mahal ako ng mga inaanak ko kasi talagang nakalista yan. Pati edad, taon-taon, pinapa-update ko sa sekretarya ko. At alam ko na ibibigay ko, ilang lalaki, ilang babae.
So, ilan ang anak mo? Siguro mga 35. 35? And all of them, and all of them are now in their 30s. Oh, wow. Adults na. Oh, so sa babae medyo mas mahal, sa lalaki medyo mas mura. Meron na akong mga binibigay na pang-ahit. Oh, yun. I was going to say lang eh, na dapat may cap rin yan, may age cap. Ako when they hit 18, dapat hindi na, or 16, parang ganyan, kasi ang hirap na rin silang bigyan eh. Uh-oh. Unless talagang mga kunyari kapatid, anak ng mga kapatid ko or mga anak ng pinsan ko, yung malapit talaga sa akin. Uh-oh. Na maski na matanda na sila, binibigyan ko pa rin ng regalo. Pero kunyari anak ng classmate mo, uh-oh, na hindi mo na nakikita, may cap na parang up to 15, 16 years old, after that hindi na ako mag-effort, hindi na ako mag, hindi ko na ika-career. Sila nang lumapit. Correct. Oo. Sa akin naman, ang mga, yung mga malalapit sa akin, na kaibigan ko na, inaanak ko yung mga anak nila, sila na, okay lang yan ka, huwag ka nang mag-obliga, gano'n. Kasi, syempre, magigilty ka eh. Kasi yung mga bata, di ba, lalo na kahit mga teenager, pero yung mga hindi ko malalapit na pinilit lang ako maging nino. Kasi ako talaga, hindi mo ako mapipilit minsan talaga na, bakit ako magnininong sa, hindi ko naman close yung magulang mo. So hindi ko talaga na ano yung mga yon. Pero sila pa yung demanding ba? Mm-hmm. Correct. May mga karanasan ako sila. Pero tama yung sinabi ni Cardinal Tagle. Mm-hmm. Mas maganda na, kinuha ka naman talaga as godmother and godfather. So nandun ka dapat as spiritual guide. Parang ganyan. Ako yung, konti lang inaanak ko, sinasabi ko sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko, huwag niyo akong kunin kasi, di ba, parang hindi ako role model. Pero, I take it seriously. Dun sa ay, grabe ka naman, hindi ka role model. I mean, like, di ba, pero yung kakaunting inaanak ko, I take it seriously. Yung isa kong inaanak, si Gabe. Mm. Gabe Palileo. Hi, Gabe. Merry Christmas. Ano siya, anak siya ng isa sa mga best friend ko sa school ko. Mm. Nagkaroon siya ng spinal surgery and I was there. Mm. So parang feeling ko, mas na-appreciate yun ng mga kaibigan ko, nung nanay at tatay, nung ano, na nandun ka pag mga critical times ng buhay. Kesa yung every Christmas lang, nagbibigay ka ng pakimkim, di ba? So parang take it seriously. Pero hindi nga lahat nag-work na, yung ano, kailangan may iba tayo. Sabi na natin, na real talk ha, yung meron tayong mga naging inaanak na ang parents eh, hoy, nakalimutan mo na inaanak. Yes. Hoy, yung gano'n. Hoy, yung gano'n. Pag nakita kang ang dami mong pinopost na, ang dami mong work, hoy, hindi ko, parang ikaw yung parang, hindi ako minsan, talaga, parang, sabi ko talaga, inaanak ko ba yung anak mo? Parang may mind, ha? Inamaalala sa dami. Kasi hindi mo na maalala rin minsan. Correct, pero, Alex? Pero, pag-usapan naman natin sa mga may hirap na tulad namin. Abangkal. Alam mo, ang pagiging ninong at ninong, sa tulad ko, ibig sabihin, sign na umaasenso ako. Mm. Sa Pinoy, pag kinuha ka ng ninong, ibig sabihin, alam nila nagkakapera ka, kaya medyo iba dyan. Ah, ninong ako, sige, kasi, pero wala naman kumuha sa akin, tagirap ako eh. So, totoo lang ha, na-associate ang pag-asenso mula nung wala pa ako sa show business. Ngayon, yung, may ako isa pa lamang empleyado. Isa lang ang inaanak ko, ako pa nag-representa, nag-isay ko. Nag-representa! Ako na mag-ano dyan, ako na mag-aanak. Pero nung napumasok ko sa show business, na-associate nila sa pera, ang dami kong inaanak ngayon. Ngayon, medyo mahirap ang buhay. Para makakuha sa akin ang inaanak ko, kailangan nila lang SSS, birth certificate, proof of relationship to the parents. So anyway, ito lang ha, pagtatapos na lang. I think for me, it's really guidance. That's true. Because ikaw yung mas nakatatanda, may wisdom ka na, turuan mo sila para bang mag-apply ng trabaho, para pag nahihirapan sa buhay, sino pipiliin mo ang asawa, yung serbisyo mo sa pamilya mo, yun ang mas importante. To me. Para kahit mawala ka na sa mundong ibabaw, yung mga inaanak mo, yun ang totoong ibig sabihin nun. Saka yun yung maaalala nila sa'yo. Ay, si, of course. Bili, sabi ng ninang ko, ito yung ano, eh, dati nagtanong yung inaanak ko, maaway daw sa kanya sa school. Sabi niya, ay hindi, sumbong mo kay ninang. Oh. Tapos, kapag ganun ka na ulit, sapakin mo agad. Talaga ng nanay, alam ba mga tinuturo mo sa inaanak mo? Hindi, sapakin mo agad. Minsan, tama yun. Ako naman, I was touched when one of the mommy of one of my inaanak, umalis sila mag-asawa, they went abroad. Tapos sa akin, binilin yung bata. Oh, wow. So sabi nila kasi they were afraid, they were praning na baka may mangyari. Uh-oh. So yung mga ganyan, di ba, dun ka natatouch na talagang that's when you take your role seriously. Yes. Because more than the material gifts, it's that if anything happens to them, they will rely on you or they will count on you to take care of their child. Pero kung pinakamalang nang nangyari sa akin, kasi lumalabas pa rin ako, pumaparty pa rin ako eh. Nasa, ikaw pa! Nasa club ako, nasa BGC ako, isang kilalang club. Habang nandun ako sa club, may sumigaw sa akin, Ninang! Nakakatanda! Sabi ko, oh my gosh, kailangan lang umalis.
Nakakatanda. Dumadami yan habang papalapit ang Disyembre. Ako ang role ko bilang sa mga inaanak ko, no. Alam mo, ako dapat ang magpupuno sa pagkukulang ng kanilang mga magulang. So ibig sabihin, kung halimbawa may pagkukulang ng tatay, ako ang pupuno dun sa nanay. Hindi yun! Sa inaanak! Ano kaya yung mga pelikula? Di ba yung mga teleserye? Kumare, andyan ba si kumpare? Wala si kumpare. Yan ang sinasabi, pinagmama, ano, talaga taking advantage. Alam mo, grabe to, malaswa talaga siya. Pelikula lang naman, pero malaswa agad. Di ba maganda tawagan ng pare? Pansamata lang. Kumare, pare, di ba? Alam mo, kumare kita, mare, andyan ba si pare? Wala. Hintayin mo ako. Inaasahan ko, ako lang ang bastos, pero wag nagulat. Tuloy pa rin ba ang Pasko ng walang kapartner? Ay, nako. Alamin sa aking pagbabalik, sino-sino sa amin ang malalamig? Ang Pasko. At problema ba yan? Dito lang sa TikTok! Jowa ka na ba? Pero, part ka pa rin ba ng SMP or samahan ng malalamig ang Pasko? Ang harsh nito ha, ang harsh. Wala pang Pasko, pero naghiwalay na kayo ng partner mo. Hindi ka nag-iisa dahil marami pa rin ang all alone this Christmas. Watch this! News anchor, TV host, volleyball icon, at social media personality. Lahat yata nasa kanya na. Pero aakalain mo bang ang lodi ng marami at kapatid nating si Gretchen Ho, malamig ang Pasko? Hindi naman daw niya to iniinda. Tingin ko, mas malungkot ang Pasko kapag yung jowa mo, eh hindi mo gusto. Di ba? Kasi kung may kasama ka, may pinili ka, tapos parang di mo naman ganun ka gusto, di mo naman ganun ka napilitang ka lang. Alam ko pag dumating na yung tamang tao para sa akin, mas magiging warm yung Pasko ko. Pero sa ngayon, sapat na yung mainit na yakap ng pamilya ko. Pero hindi lang si Gretchen. Mukhang mas marami pang malamig ang Pasko ngayong taon. Malamig kasi first time kong magkakaroon ng karelasyon na LDR. Opo, kasi walay pa ako sa asawa ko. San malamig eh, kasi syempre wala kang jowa. Kasi wala kang kasama sa Pasko. Walang katabi matulog, walang katabing kumain. Tapos yung katabi mo, ganun lang, aso, dito sa parlor. Ako ma'am, kasi naka-duty po kasi kami noon. Hindi ko po kasama yung pamilya ko, nanay ko, magulang yung mga kapatid ko. Ilang taon na rin daw malamig ang Pasko ni Mommy Ai. Dahil wala siyang matipuhang lifetime partner. Nag-try po ako ng mga dating app, pero parang walang swerte. Matagal po yun. May magsabing may pupunta dito, pero nawawala. So, di ba kailangan ng jowa? Sina Kenneth Wena. Malamig man ang Pasko, ang lungkot napupunan naman daw ng kanilang pamilya. You have to find happiness first at yourself, and hindi mo kailangan i-depend yung happiness mo from others. Hindi, kasi yung pamilya kapag nandito na, okay na eh. Masaya naman pagkasama yung pamilya. It's okay not to feel okay this Christmas, sabi yan ni Dr. Joanne May Rifarial, isang psychiatrist. Hindi naman kailangan na laging may partner or in a relationship para masabi natin na masaya ang Pasko. Tandaan natin na ang celebration or ang feeling natin tuwing holidays or kapaskuhan, hindi lang naman siya naka-base doon sa ating mga significant other or to be in a relationship. Natural lang naman daw makaramdam ng holiday blues o kalungkutan kapag mag-isang nagdiriwang ng Pasko. Pero paano nga ba ibabaling ang atensyon mula rito? Kailangan ma-preoccupy din natin ang ating mga sarili with mga activities na nakakapagpasaya sa atin, nakakapag-boost ng ating mood. For example, yung iba, inaalat nila yung kanilang time for me time. For example, nagpapaspa, salon, massage. Yung iba, nag-engage into sports. Or yung iba, nagbe-bake, nagpe-prepare sila ng food. Kaya pa rin namang ma-achieve ang positive outlook kahit na single ngayong Pasko, ayon kay Doc Joanne.
Marami tayong inasasalamatan. Doon tayo mag-focus sa mga kung anong mga blessings na meron tayo. And let's be grateful. Part kasi yun of positive mindset is yung grateful tayo kung ano yung mga meron tayo rather than i-compare natin yung ating sarili sa iba na in a relationship. Kayo, malamig ba ang inyong Pasko? Pag-usapan natin ang inyong hot take dito sa TikToks. Magsasabi na hindi nyo kailangan ng jowa on Christmas. I agree. Because you have a jowa. No. Excuse me. Marami akong mga Pasko na wala akong boyfriend at wala pa akong asawa. Oh. And Christmas was even more glorious. Excuse me. Wala kang kailangan alagaan. I agree. It was wala more kang, relaxed. Totoo yan, di ba? Yeah, wala kang kailangan ka. Pasayahin na isa pang lalaki. Correct. Alam mo, re-regaluhan. Re-regaluhan mo pa yan. Nagmamahalin. Kasi, bibitsugin. O tapos, ititimpla mo pa yung mood niya. Oh. Tama na yun. Talma ka nga muna ko. Pero siyempre, masarap naman talaga magka-jowa sa Pasko. Alam mo, masarap. Masarap na may extra regalo ka. Ito ha. Lumapit ka sa akin. Masarap magka-jowa pa sa Pasko pag bago pa lang kayo. Correct. Pero pagka matagal na kayo, mas maganda mag-concentrate sa pamilya mo na lang. Okay, sige. Ilang taon ka nang malamig ang Pasko, Kakay? Officially, matagal officially. Na. Ilang dekada na. Dekada? Oo, yung talagang pinakilala ko sa magulang ko o sinama ko, matagal na. Paano ba yung malamig yung walang... Parang di naman nakaka-relate yung malamig ang Pasko sa Pilipinas kasi ang jilid-jilid sa atin. Oh, true. Lumalamig naman pag ano, Pasko. Ako matagal na rin. Really, a long time. That's why I agree with Corina. You don't need a man to make your Christmas glorious, yes. Fantastic, and warm. Yes. Talagang, honestly, mas nare-relax ako. Kasi pag meron kang kaibigan or whatever, bibilhan mo ng regalo. Kailangan magandang-maganda. At more often than not, kailangan, ibig sabihin, mahal. Kasi kung bibitsugin yan, baka ma-insulto pa. Ha? Ito lang ang regalo mo? Correct. Or whatever, di ba? And then, kung hindi pa kayo kasal, maglalagari ka. From your house, yung Noche Buena mo, kailangan ka pumunta. So, di ba, sasamahan mo pa sila na sa pamilya. Di ba, kasi they want also, of course, to spend you to spend Christmas with their family. Tama na! Tama na! Nagsusorry na! Nagsusorry kami pala na kasi ginawa namin ito. In behalf of the lalaking duman sa buhay mo, nagsasorry kami sa duman. Hindi namin kailangan naman nagkaganyan ka. Hindi namin alam. Tama na! Pero, aminin mo, Alex, di ba totoo naman yung mga sinabi ko? Nakaka-presyo. May ikapas ko nito. Hindi, sasabihin ko sa iyo. Hindi na ako pwede mag-jowa kasi may asawa ako. Oh, ito sasabihin ko, ang Pasko talaga will yung parang papataasin niya yung emosyon, kung ano man emosyon mo. Meaning, pag masaya ka, masaya ka talaga sa Pasko. Pag malungkot ka, papalungkutin ka niya. Kaya ang Pasko, hindi naman lagi yan, hindi lang naman yung jowa-jowa eh. Hindi man jowa-jowa. Wala talaga dapat, hindi talaga dapat mag-depend sa jowa ang Pasko mo. Yes! I disagree! Hindi lang Pasko sa lahat ng season. Diba? Sa lahat ng season. Christmas is for jowa. Kasi, hindi. Ako, may asawa ko. Nung may jowa ako, lungkot ng Pasko ko eh. Ang hirap, bibigyan ko ng example, ang hirap na may asawa ka, tapos magkagalit ka ng jowa mo. Alam mo, magsabi ka sa asawa mo na, ang lungkot-lungkot ko pa, magkagalit ka mo ng jowa. Mahirap. Ang hirap, kaya ang hirap ng babae, sinasabi ko sa inyo, pag nang bababae ka at may asawa kayo sa bahay, pag may heartache ka, solo mo. Hindi ka magpaparap, pag umiiyak ka, sabi na sabat ka umiiyak, nakakalungkot yung pelikula eh. Hindi mo alam mag-suffer ka alone. Oh, to be happy alone. But we are not lonely. And hindi yan dapat requirement sa anumang okasyon sa buhay natin. Mm-hmm. Eh, kaso nga lang, sa Pilipinas, yan ang kultura natin. Yung pagka yung magkakasama yung kaibigan, may mga jowa sila, ano-ano sila doon, di ba? Oh. Tapos mag-jumiyak sa'yo, jijiyak. Di ba, sabi ko sa'yo, tigas ako, di ba? Ganon yun, di ba? Kahit jumiyak, basta may jowa sa Pasko. Parang ayoko din. Mas gusto ko ng pera sa Pasko kaysa jowa. Parang G3, parang masukista ka. Parang gusto mo talaga. Go for pera. Gusto daw niya pera kaysa jowa. Oo. Ayan na. Di ba merong jowa? Ano ba yan? May jowa. But seriously, G3, kailangan mo na may jowa para maging maligayang Pasko mo. Hindi ka nasasiyahan na mag-isa ka lang sa Pasko. Kailangan meron kang kahati. Ako kasi, I come from a very large family. Yeah. So, never talagang mag-isa. So, kasi yung pamilya namin talagang tuwing Pasko, sama-sama. Riot talaga siya. Pero iba kasi yung feeling na meron kang minamahal sa Pasko. Mm. Diba? Yeah.
I don't claim na meron akong minamahal ngayong Pasko sa Christmas. As a matter of fact, I'm heartbroken. Mahirap pala mag-group up sa babae. Apat na babae sa lalaki. Ligaya ng Pasko ko. Pero, alam mo yung mga Paskong meron akong minamahal, masayang-masaya ako. Naalala ko, one of my happiest Christmases, meron akong boyfriend. Tapos yung boyfriend ko, ang family niya magka-celebrate ng Christmas sa Baguio. Uh-huh. So, gosh, hindi naman tayo magkikita ng Christmas. Eve. Uh-huh. Importante sa akin yun. This is the most romantic thing any guy has ever done to me. Uh-huh. Ang ginawa niya, nag-drive siya to Baguio, to my place ha, in Rizal. Uh-huh. Sabi niya, Merry Christmas. Uh-huh. Tapos bumalik na siya ng Baguio. Uh-huh. Natuwa kayo doon? Oh, ibig sabihin nun, lumalagari yun. Anong gusto mo? Basag! Merry Christmas, tapos next. Ano po? From Baguio down to Pangasinan. Ang dami na lang. Marami pala stopover. Victory liner pala. Oo, kasi bilhin mo nakatakbo siya. Apat na oras ang biyahe sa Baguio. Ibig sabihin, na-miss niya pati hindi na yun. May pinuntahan siya. Wala pang T-Flex, no? At the end of the day, makatipid. Hoy, ang masasabi ko lang doon, napakawalang hiya naman ng lalaki. Okay lang, tipid naman. Ito mo, Christmas, New Year. Valentine's, sutog. Tapos, March, pwede na yung March. Nakatok na sa iyan. Hi, nagsisisi na ako. Huwag ka makikita mag-break ng December. Yes! That is bad manners. Pag yes. Nakapag-break ka ng December, ay maski nako. Maski na December 1. Huwag na. Pwede. Huwag malapit. October, wow. November 1, araw ng patay. Okay lang, pero December, huwag ka makapag-break. Walang mag-break ng December. Araw ng patay. Kahit hindi nyo na mahal, tiisin nyo lang. Ayoko na yung topic na yan. Tama na yung topic na yan. Sa aming pagbabalik, mag-exchange gifts na kami. Kaya abangan ninyo kung anong mga regalo namin para sa isa't isa. Dito lang sa TikTok! Excited na ako dahil... This is the best part of the program. Sa totoo lang, first time ko na mag-exchange gift na live. Nakita ng nationwide and worldwide. At huwag kang mag-alala kung sino makakakuha nitong regalo ko. Hindi siya recycled. Ako na mauna. So, ang aking baby, na gusto ko talaga maging baby, ay walang iba kundi si Pat. Miss Hoba! Thank you! Bakit? Ginawa ko. Inisip ko lang kung ano itsura mo. And then, Binitialize mo? Binitialize. Na-imagine mo, suit-suit ko siya? I want you wearing this. Wearing only this. Bisaya at mag-Ingles, mag-Tagalog at meron pang konting French. Uh-huh. Now, may
may Cebuano pa sila. At Ilonggo, kasi narinig ko nga sabi ni Corina, yung mga anak niya, ang kanilang mother tongue ngayon, Ilonggo. Kasi yes, yun ang usap ni Mar sa kanya. Yes. So sometimes na feel ni Mar, ni Corina, na out of ano siya, out of place. Kasi hindi siya masyado nakakaintindi. Kaya binilang ko ng dictionary para yes, pwede ka nang yes, makipag-usap sa mga anak mo. Ano yes, thoughtful? Magkano yan? Eh, 1,000 ang minimum. My gift is for Kakay. Ay! K2K! Oh my God! Pinakamahal ako! Swerte! Bakit ito lang lupa to? Diyos ko dahil! Sa Cubao, sa Cubao! Ang gusto ko si Kakay parating safe. Ay! Okay? Ang health. Okay. Ayan! Ito na mabuksan na natin. Kay products. Ay! Sandali! Paano ko gagamitin itong Shandong? Oh my God! Uy, may mga flavor! Ay! Let me explain. Ang gusto ko si Kakay parating safe. Okay. So, I am a big fan and advocate of family planning. Yeah. So, gusto ko, Dai, huwag ka na magbuntis! Okay? So, ayan na lahat. Magpakaligaya ka. Andiyan na lahat ng klase at flavors. Andiyan, 1,000 pesos ang halaga niya. Mahigit. Madam, alam mo, yung alam mo, spikes? Di ba sa mga exchange, may gusto kang ano, sana mabunot ako ni Corina kasi mukhang may pera yan, may pera yan. Buti na lang pala, hindi siya nakabunot sa akin. Ipipigilan pa yung kaligayahan ko. Ang gusto kong malaman kay Corina, ikaw bang bumili niyan? Ako, nagpabili niyan talaga. Oo, nagpabili. Ikaw pumunta sa mga... Ako talaga nagsabi, kay Kakay, eto ang bibili mo, kondom. Si Ate Corina nakakatawa kung siya bumili niyan. Bili mo, viral yan, bumibili. Pabili nga po ng kondom, glow in the dark, viral yan. Ah, yan ang headline natin. Sa susunod natin, ano. Okay, Chuk? Etong regalo ko para kay Jit. Aba, talaga, mang BFL. Saksa mo yan kasi nga, ikaw ang pinaka-sexy talaga dito sa show natin na to. Ligtas ka na ngayon. Okay. Alug-alugin mo to. Oh my God! Kinakabahan si Kuya Alex. Gustuhin mo to kasi ito magpapaligaya sa'yo. Oh! Wait. Wait a minute. Ano yan? Oh my gosh! Bra. Invisible bra. What is that? That's what you call a flashlight. This is for sex positive individuals yes, like Alex. What's yeah, a sex-positive so, kapag individuals? Nag-travel siya, kasi di ba marami kang show sa abroad, wala naman dun yung misis mo. So, meron pa siyang kasamang water-based lubricant for you. Oh my God. Salamat! May pang-anim na ako nito. Okay lang ako sa libro, okay? Tama na yun. Okay, by the way, pag binuksan mo pala yung libro, sa gitna, no? Alam niyo mga kaibigan, ito ay usapang kaibigan. So, ewan ko lang, marami nang na-edit sa aming mga pinag-usapan. Ang gusto lang naming mangyari ay masaya tayong lahat ngayong Pasko. Yay! Merry Christmas! Merry Christmas to everyone! Okay, so, alam niyo naman, sa kahit anong edisyon ng TikToks, iniisip niyo pa lang, amin ang pinag-uusapan. Kasi pag-usapan na ang dapat pag-usapan. Yes, maraming salamat sa mug. Pero sa trip namin, walang basagan ha. Walang basagan ang trip dito ha. Sakay lang kayo. Dahil lahat kayo ay aming pakikinggan. Kaya magsama-sama ulit tayo sa Sabado, alas 8 ng gabi sa 1PH at TV5. At mapapakinggan nyo rin ito sa Radyo 5. Ayan, and may catch-up airing din tayo sa One News Linggo ng alas 7 ng gabi at hanggang sa susunod na Sabado. Eto na ha, dito lang sa TikTok! Merry Christmas! Merry Christmas! Nagpapalisa mula sa TikTok! Yeah. Ito po si Alex Calle, nagpapalita mula sa TikTok.
TikTok. Okay, group hug. Group hug. Group hug.